Hello! What's up, guys? Kaya pa ba ang kabisihan? Kayang-kaya yan! Mag-update muna tayo sa latest policy, guys, para hindi ma-call ang attention natin or worse, ma-administrative case tayo. Mayroon kasing memorandum noong August 2, 2024 na may pamagat na reiteration of the no collection policy in schools. Ito ang DepEd Memo No. 41 Series 2024. And aside from this topic, ibabahagi ko rin ang aking sample deed of donation with acceptance and acknowledgement for your reference, place of donations. Disclaimer, ang nilalaman at opinyong nakapaloob sa bidyong ito ay mula sa pangunawa at sa loobin ng may-ari ng channel na ito. Unang bilang sa ating memo nga, naka-emphasize ang Republic Act No. 4206. Ito ang an act prohibiting the sale of tickets and or the collection of contributions for whatever project or purpose from students and teachers of public and private schools, colleges, and universities. Ito ang amended na batas mula sa RA 5546 kung saan lalong pinaiting ang pagbabawal sa pangongolekta sa loob ng mga paaralan, sa elementarya, sekundarya, maging sa mga higher education institutions. Dito sa number 2, nakapaloob ang pagbabawal sa pagbebenta ng tickets, halimbawa tuwing School Foundation Day o kaya sa mga search for Mr. and Miss ng school na may kinalaman sa fundraising with tickets. At kahit walang ticket sa fundraising event, bawal din po ang mga contributions in any form, kahit pa sabihin natin para sa ikabubuti ng mga mag-aaral sa ating silid-aralan o paaralan ang dahilan. Hindi lang din sa mga bata at parents ang bawal mangolekta, guys, kundi pati po sa mga teachers. Very clear po na nakalagay dito na no collection also to teachers. Minsan din, hindi talaga natin naiiwasan ang teacher contributions, lalo na kung kabustuhan umuna ito ng lahat ng faculty and staff. Pero sa ngayon po, bawal talagang maningil pati sa mga guro, lalong-lalo na po sa mga bata and parents. Pero may mga exemptions na nakalagay dito na kailangan nating malaman. Isa sa mga exemption na nakalagay dito ay membership fees ng mga bata sa Red Cross, kung saan ito yung may ticket mula sa Red Cross at may raffle pay din siya at may mga nananalo din. Sa membership fees din ng Girl Scout at Boy Scout, hindi rin po ipinagbabawal. Ang alam ko rin kasi dito sa Boy Scout and Girl Scout, may mga nakukuhang benefits ang isang bata if in case na aksidente siya within the school year kung saan siya ay nag-member. At syempre, kailangan ito para maka-join sa mga activities ng Boy Scout and Girl Scout, which is a national organization. Lastly, hindi pinagbabawal ang contribution of parents and other donors in support of various schools. Ito yung mga paaralan na bagong bukas at hindi pa narehistro bilang national school dahil kulang pa sa building, facilities, and teachers and other needed requirements. In short nga, ito yung mga kabubukas pa lamang at kailangan talaga nila ng assistance. So very clear na itong tatlo lang po ang allowed for collection: Red Cross, Boy and Girl Scout, and support to various schools. Wala na pong iba. Sa number 3, sinasabi ng batas na non-compliance with the aforementioned prohibition shall be penalized with a fine or imprisonment for not more than 1 month or both in the discretion of the court. So it means magkakaroon tayo ng administrative case kapag hindi tayo sumunod dito at may nakarating na report or complaint sa itaas. Maliit man o malaki ang fine or maikli lang ang imprisonment, giging maganda sa record natin dahil magkakaroon na tayo ng cases, lalo na sa mga report natin sa ating PDS. Ire-report na natin dyan, meron tayong administrative case. And syempre, mahirap po yung hindi sumunod sa mga policies dahil tayo po kailangan nating i-uplift ang ating professionalism. Kaya naman dito sa number 4, pinaaalalahanan lahat ng DepEd personnel to refrain from unwarranted solicitations and collection of contributions.
Tandaan din natin na kapag ginawa natin ito, damay-damay po ang lahat, lalong-lalo na ang ating school head. Kaya automatic na iwasan na natin ang fundraising na may kinalaman po sa ticket and monetary contributions. Kahit po siguro in-kind ay hindi rin po pwede dahil contribution pa rin naman po yun. But wait, ibig sabihin ba nito hindi na tayo pwedeng tumanggap ng any help or assistance from any stakeholder or concerned citizen? Wala naman pong nakalagay na bawal, guys. Siguro ang magandang gawin natin ay gumawa tayo ng official resolutions together with the school governing council or parent teacher association at isubmit natin sa mga government or non-government organizations. Pwede ring itap ang alumni association para sa mga needed projects for the improvement of the school. Through this, may mga tulong pa rin darating kahit wala na pong contributions and fundraising activities. Dahil nga po hindi naman sinasabi na bawal ang donation, guys, marami pa rin mga parents na very generous na mag-share, lalo na kung nakikita nila ang ating passion sa pagtuturo at pag-guide sa kanilang mga anak. At syempre, marami pa rin mga alumni dyan o kaya businessman at iba pang tao na gusto pa rin talagang magbigay kasi alam nila kung gaano kahirap ang magturo na wala kang kagamitan. Kaya hayaan din natin ang PTA at homeroom PTA to empower themselves at sila na ang bahalang magsagawa ng mga projects para sa ikagaganda ng ating mga classrooms at paaralan. Sa ganitong paraan, hindi natin kinukontra ang nilalaman ng memorandum na ito. Bagkus, pinapaigting lang natin yung linkages natin sa ating community involvement. Importante rin, guys, na reported lahat ng mga received donations natin. Tulad po sa amin, may mga monthly reports of donations sa division office para hindi po tayo magka-problema sa transparency of donations. Nandito naman yung sample of deed of donation, acceptance and acknowledgement na pwede ninyong i-adapt in case na may na-receive po kayong donations. Kahit gaano man po yan kaliit o kalaki, kailangan po natin yang i-document para po safe tayo. Huwag po nating ilagay sa alanganin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-receive ng pera na hindi natin rinerecord o kaya ay hindi natin pinapapirma yung nag-donate. Kasi po ire-report din natin lahat ng mga yan sa office natin. I-post po natin ang video para mabasa ng maayos ang nilalaman ng file na ito. Pwede po natin kopyahin para meron po tayong sariling deed of donation. And lastly, pwede rin tayong mag-implement ng approved income generating project in our level of governance. Pagkakaroon na tayo ng fund for our programs, pwede pa natin itong gamitin for promotion dahil ang 2 years na approved IGP, implemented IGP, ay 12 points sa master teacher ranking. Siguro po, pati sa bagong IRR ng Teacher 1 to 7, may points pa rin po ang income generating project. So ito lamang po ang masasabi ko sa memo na to. Maraming salamat. Pa-share na rin po ang video na to sa iba at mag-subscribe kung hindi ka pa po nakasubscribe. Pwede po kayong mag-suggest ng topic ng mga video na pwede ko pong gawin. Paalam!